Jesús, alina, alina, Jesús, alina. Sa simula'y sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takbong panahon ay tinawag mo, isang bayang lingkod sa iyo. Alina, Jesus, alina, alina, Jesus, alina. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-Linisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagpakumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Siol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon darating, siya ay dakilang hari natin. Ang Panginoon darating, siya ay dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalan sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Magsitayo po ang lahat. Ah.
susi ni David. Binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay araw ng atin pong pagnonobena o ng atin pong siyam na araw na paghahanda para sa kapistahan ng kapanganakan ng atin pong Jesus Nazareno. Lagi nating naririnig, lagi namin sinasabi, mahalaga po ang pagdalo sa misa dahil dito ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makipag-usap sa Diyos. Pero ang importante, yung tayo po ay marunong makinig sa Diyos. Kadalasan, ang gusto natin, ang Diyos ang makinig sa gusto natin. Naiiwan na doon. Nawawala na yung panahon na dapat tayo naman ang makinig sa Diyos. Kasi pag umihiling ka, dahil ito ay bahagi ng plano mo, gusto mong mag-abroad, gusto mong makapasa sa kung anumang exam, gusto mong makapag-asawa, gusto mong yumaman, gusto mong tumama sa loto, yun yung mga, "Lord, ito yung gusto ko, ito yung plano ko." And then, ala na, nag-shutdown ka na. Hindi mo na nahintay kung ano
ang gusto ng Diyos para sa iyo. Minsan na-associate natin, uy, salamat kasi ito yung binigay ng Diyos ito, kaya biyaya ng Diyos ito. Lagi tayo nando doon, kaya pag hindi mo naman nakuha, hindi ako pinakinggan ng Diyos. Hindi ako mahal ng Diyos. So, importante kung no, importante na maglaan din tayo ng panahon na alamin, ito po ba ang plano ng Diyos? O kaya naman, maging bukas tayo sa kung ano ang plano ng Diyos para sa iyo. Malinaw, minsan kala natin, malinaw sa atin kung ano ang gusto natin sa buhay. Di ba? Pero pag nakuha mo naman, biglang magbabago, iba na naman. Yan. Sa ebanghelyo natin, ito yung halimbawa na ibinibigay sa atin na nawa sa tulong ni Maria, matutuhan natin ang maging bukas sa kung ano ang plano ng Diyos sa buhay natin. Naiintindihan po ba? Sa ngayon, iba ang gusto mo. Hindi ko alam kung yan ang gusto ng Diyos sa iyo. Malalaman mo din yan. Maging bukas ka lang. Pag sinabing bukas ka, no, sa kilos ng Diyos ay yung kahit hindi mo nakuha, yung hinihiling mo nang magpunta ka ng simbahan, okay lang. At susuungin mo din, papasukin mo din kung ano ang ibinigay ng Diyos, yun. Dahil lahat ay biyaya ng Diyos. Lahat may biyaya ang Diyos. Matanggap mo man o hindi, ang hinihiling mo, may biyaya dyan. Isa, nagdasal tayo, no? Lalo na sa mga naapektuhan po ng bagyong Odette. Hindi lang naman si Odette yung na unang nanalasa na bagyo. Marami na, may mga Yolanda pa at kung ano-anong mga undoy. Nagdasal tayo na sana, no, wag nang matuloy, wag nang bumagyo, eh, nakita natin yung itsura, no, ng pangyayari. Akala natin, pinabayaan tayo ng Diyos. Pero tingnan mo ngayon, marami sa mga nakaranas ng bagyo noon, mas asenso na ngayon. Pag pinuntahan mo yung mga lugar, asensado na. Yun nga lang, di ba, no? Nung maalala niyo po, pumutok ang pinatubo. Maraming plano ang nag-iba. Maraming tao yung et may kanya-kanyang gusto. Pero lahat yun tinabunan ng lahar. Pero kala natin talagang bagsak na. O ngayon, hindi pa maubos-ubos yung lahar. Yumayaman pa ang Pampanga. Sa dami ng lupa, na yun pala ay biyaya na ngayon. Hindi nga lang marunong mag-handle ng biyaya kasi nakakalimot tayo madalas. Kapag ibinigay sa atin, nakuha natin ang biyaya, nakakalimot tayong magpakumbaba na sa harapan ng Diyos, katulad ni Maria, biro mo biniyayaan, ikaw ay magiging ina ng Diyos. Pero hindi nagpaka-reina, hindi nagpaka-primadona, hindi nagpaka-taas, kundi nanatiling alipin ng Panginoon. Sana po, no? Napakagandang aral na ibinibigay sa atin. Kung sakasakali po medyo nalulungkot ka o kaya down na down ka, kasi nga yung plano mo sa buhay hindi pa nangyayari, hindi mo pa naaabot yung goal mo, maging bukas ka lang sa plano ng Diyos. Mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa plano nating mga tao sa buhay natin.
siguro pag natanggap mo yan, magkakaroon ng pagsisimula, no, na mas maging malinaw sa'yo, maliwanag sa'yo ang hinaharap, baka sakaling medyo tumaas na ang iyong moral at makuha mo ng maging masaya ngayong Kapaskuhan kahit hindi pa na ipagkakaloob ang kahilingan mo. Pero tandaan mo, may mga bagay na hindi mo hiningi na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ma-appreciate mo sana din yan at maging dahilan para sumaya ka ngayong Pasko. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumudulog kami sa iyo, Ama, upang tulad ni Maria, matanggap namin ng bukal sa aming puso ang bawat kaloob mo sa aming buhay. Ang ating pong itutugon, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makinig nawa ang bawat pinuno ng simbahan, tulad ni Maria, sa iyong salitang nangungusap sa pamamagitan ng pamumuhay ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaroon nawa ng karagdagang karunungan, katapatan at malasakit ang mga namamahala sa gobyerno. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Patatagin at gabayan nawa ng Espiritu Santo ang mga mag-anak na di makakapagsama-sama ngayong Pasko, lalo na ang mga pamilya ng mga migrante. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tularan nawa ng kabataan si Maria na may matibay na pananampalataya sa iyo, O Diyos, kababaang loob at malasakit sa kapwa-tao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloyin mo, Ama, ang mga yumaon naming kapatid sa langit, kasama ang mahal na Birheng Maria, mga anghel at lahat ng mga banal. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalataya ng dapat naasahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayundin naman, ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at hidiya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyurin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Pusin mo ng pag-ibig.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinampalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos sharing aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Pakitaas din po yung mga imahin, mga larawan na ibinigay po sa iyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narahal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nazareno, inulwalhati ka namin. Magsiepo muna po ang lahat.